tinabla mo pa. Hindi ganun kadali. Di sana, ikaw na lang tumunta rito. Ikaw umupo. Tapos, naku, nanggigigil ako sa inyo, ha. Kasi una talaga, mga inutil, yung pagpa-vlog namin na yon. Biglaan yon. Walang plano doon. Talagang, ilang content yun, mga inutil. Ngayon pa lang ako nagkakaalam. So, sana maintindihan nyo, ha. Kasi meron din akong, siyempre, si Sir Wilbert, pinoprotektahan niya ako. Kailangan ko rin din siyang protektahan. Okay, mga inutil. Yung pagpunta nila Ethel, bubari, nila Ate Ethel dito. Yun nga, parang, wala akong alam doon. Kahit yung inuman nga, hindi ko alam na vlog na pala yun, eh. Wala akong alam doon, mga inutil. Na meron pala pwedeng maging kaso doon. Dahil, siyempre, inuman, di ba? Walang ano, hindi ko alam na vlog na rin pala yun. Bakit wow. Ayan, hello! Magandang gabi. At maganda rin ako sa gabi, charot. Ayan, hello everyone. Kung ginangin naman tayo, huwag kang magkukomento dyan. Tumahay ka dyan kung gusto mong tumahay, ha? Ngayon naman, bawal po sa mga. Kung nga kayo talaga nag-effort pa kayo sa kapahong ko, like pink. Huwag nyo na kayo share yung live ko. Na mo kabubukas ko, kasi pagkabubukas mo lang, 4 mil agad. O, diba? Ano ba yun? May ginagawa kayo, puro kayo tambay. Gigigil ako sa inyo, wala nagmamain ha. Umabot na naman tayo ng 16.8 viewers. O, di ba? From Japan pa siya, wala pa mura na rin. Ninyong ko. Ayun, ano yun? No sale. Baba! Nangiya kayo. O, di ba? Wala na ako na kayo sa nagmamain. Puro na lang kayo pa siya, out. Madam, pa shout out from Med Active Defense. Eh, girls. O, diba? Ayun, umakit na naman tayo ng 42.2 viewers, walang minor. O, diba? Mga inutil, mag-mind-mind kayo, ha? Negosyo ko to. Negosyo. Hindi to ano, ha? Bambul ba? Gusto niyo ba? Ay, gusto niyo. Ay, kaso pamburo dyan. Nontil, kumain ang istorya to sa buhay ko, ha? Nungkong-kong kayo. Patambay, madal. Nangyay kayo, meron. Yung shoutout ko na lang pala sa akin ng biskwit, ha? Siyang papadala ng kape dyan. Talaga pinatay niyo ako, ha? Ay, o diba, mainit-init pa yung biskwit, masarap. O diba. O diba, nataon din na tayo matatapos, puro shoutout na lang. Madal, 61.1 viewers. Tintig kayo, walang nagmamain. O, diba? Madam, by one shot from Japan, third floor. O, diba? Ayan, shoutout sa'yo, Ola John Plaza. Diba? Teta GC, mind din pag my time. Yes! Pamind-mind din, ha? Mind nyo na nga ito. Mind nyo na nga ito. Double price nito, ha? Mahal to. Usan sa lalumipad to. O, diba? Nangya kayo. Ang dami narating nito, pati sa USA nararating. Ayan, shoutout sa inyo, St. Peter. Baka naman. Sagot mo na yung lupa ko. Pinangad ko kayo. O, diba? Oh. Ayan, madam, pa shoutout naman. Hindi kita mapapasa. Lintik ka. O, diba? From Taiwan. Ayan, shoutout sa inyo. Yan, from Taiwan. O, diba? Ay, talaga nagtatambayan lang sila. Wala silang ginagawa kundi tumambay. Makita kagandaan ko. O, diba? Magmumura na lang ba ako dito? Magmumura na lang ba ako dito? O, diba? Inod, sana mamasa mo message ko. Mamaya na! Tawagan kayo na tawagan. Lintik kayo. O, diba? Wala na tayong makita. Nagmamind. Puro pa shoutout. Patutulog na lang ako. O, diba? Nangyaya magmamind! Pala kayo dyan! Bala kayo dyan! Hindi ko na ako, hindi na ako nindintik tayo. Makakabot na naman tayo ng 87,000 viewers. Wala nagmamind. Baba! Bababa! O, diba? Gusto nyo lang pala makita yung kagandaan sa inyong artista ako. Diba? No deal. Ayan, hello, 90.5 thousand viewers. Diba, ganyan pa ako kagandaan.
inyo, mga inutil. Shout out sa inyo. Kayo talaga, ito mga ika-inuts ko, bakit kayo ganyan? Bakit niyo ako inaano? Hindi mo naman kayo inaano, ha? Ay, medyo seryoso tayo for today kasi ang dami niyong binabatong message, comment na medyo nakaka-stress sa akin. Alam niyo, pero hindi naman super stress, ha. Siyempre, mahal ko kayo, so gusto ko lang din marinig yung panig ni Inuts. Kasi yung ngangangano niyo, Inuts, sumagot ka, huwag ka mag-deadma. Inuts, ano, bakit di mo yung sinipot si Ate Ethel? Inuts, marami. At sasagutin natin lahat ng question niyo. Dahil nga sabi ko, ay nako, kaya magigigil ako sa inyo. Kung hindi ko lang kayo mahal, wala ako dito ngayon. Eh, palibasya, siyempre, mahal ko kayo at naghihintay kayo ng komento ni Inuts, kaya nandito ko. And of course, for bago tayo magsimula, mga Inuts, masaya-masaya ako kasi nagkapatawaran na ang aking boss na si Sir Wilbert Tolentino at saka si Ate Ethel Buba. Para itong pagla-live ko, hindi para dumagdag sa mga problema, nag-live ako para laman sa mga sumusuporta sa akin dahil alam ko naghihintay kayo ng sagot ni Inutil o Jeep. Alam niyo naman ako, nag-iisip muna ako bago ako magkomento. Nag-iisip ako bago ako magsalita. Kasi nga ayoko rin magbitaw ng salita na alam mo yon na ikadudumi ko rin, nakaiya ano ko. Si Inutil may utak, okay? May utak si Inutil. Ayan, hello, 57.5, 58.8 thousand viewers. Ayan, happy ako, katulad na sinabi ko, happy ako, nagkapatawaran na ang aking manager na si Sir Wilbert Tolentino at si Ate Ethel Buba. Ito para lang sa akin to, ha, para sa mga sumusuporta sa akin na naman nagkua-question, bakit ko raw hindi sinipot si Ate Ethel Buba. For the first place, mga inutil, alam nyo na wala akong alam sa mga ganito. Huwag nyo akong patuhin. At sasabihin nyo, alam nyo, doon ako na gano'n na, bakit naman inutil, porket nakilala ka na, hindi mo na sila sinipot. Hindi ganun kadali. Mga inutil, subukan nyo pumuwesto sa pwesto ko ngayon. Diba? Kasi nga, ika nga mga inutil, alam nyo yon, ika nga, syempre, bago pa lang ako dito sa larangan ng vlogging industriya ng mga pisap, itong ngayon na nandito ako. So ngayon, syempre, yung nangyari kasi yun, ito ipapaliwanag ko lang. That time, nagla-live ako, diba? Nakita nyo naman yun, nagla-live ako that time. And then, nagulat na lang ako biglang kumalampag yung pinto. Nagulat na lang, ano ba yan? Alam mo, kahit seryoso kami, isang gunggong talaga rito. May amin. Dumaman ako sa kabila, tatadyak ang kitalan. Alam mo yun nga, kasi syempre mga inutil para sa akin may iniingatan kasi kung management. Kasi nakalagay sa kontrata namin ni Sir Wilbert yun na hindi ako pwede basta-basta mag-ano. At kailangan dumaan lahat sa kanya. Sa mga nag-ano dyan na sinasabi na dapat inots, sumilip ka man lang o ano. Hindi sila binastos. Unang-una sinabi, sandali. Kasi nakalive ako. Siguro mapapanood yung sa previous live ko nakaraan na nag-ano kami. Inuman ba yun, no? Nag-iinuman tayo nun, ano? Mapapanood nyo yun. Nagulat ako, bigla akong uminto. Alam nyo yun, yung nangyari. Nagkaroon ng kalabugan dito sa pinto namin. So, nabigla ang tao namin dito, especially si Ronnie, nakasama ko. Kasi siya yung pinagbilinan. So, ako hindi ako suplada, wala akong ano. Ginalang ko lang talaga yung management na naghahawak sa akin. Walang masama sa ginawa ko at hindi ako usalbahing tao. Alam niyo yan, hindi ako usalbahing tao. That time, nabigla lang din ako kasi nga, nung nakaraan kasi, nung unang-unang punta nila Ate Ethel Buba, nila Donita, biglaan yun, mga inutil, ang init ng pagtanggap ko sa kanila. Dahil syempre, na-overwhelm ako eh. Alam mo yun, ako yung pinuntahan ng tao. Kumbaga, nakikita mo lang sa TV, ngayon pinuntahan ka, binili nila yung damit ko. Pero wala akong idea sa mga vlogging. Alam nyo yan. Wala akong idea sa mga vlogging. Wala akong idea. Binili nila yung damit ko just to clear lang, ha. Ano ba yun? Ang hirap pala mag-English. Pero lilinawin ko lang. Yung binila nila sa akin is worth, tama
tama si Sir Wilbert. It's worth 20,000, 21,000 actually, 20,000 may 20,400 'yon. And then sabi ko, ayoko na talagang pabayaran. Ayoko nang pabayaran sa kanila dahil kumbaga parang karangalan sa akin puntahan ng artista, ng mga celebrity. Kumbaga karangalan kay Inut 'yon. So ayoko talagang pabayaran na sa kanila, pero sila Ate Donita, si Donita at si Ate Ethel is nagpumili. Sabi ko, nagkatawaran na lang. Ayun ang totoo, nagkatawaran na lang, kaya binigyan nila ako ng 15,000. Malaking tulong na rin kay Inut 'yon. Kumbaga pambili na rin ng gamot at diaper ni nanay para sa akin 'yon. Pero hindi ko alam na itong magiging issue pala itong, alam mo yun, yung, kasi that time kasi mga Inut, wala naman talaga akong alam kung Diyos ko, kahit sino nga pwede pumunta sa akin, hindi rin nagbabawal si Sel Wilbert na makapag-collab ako kahit sa mga sinong vlogger, pero kailangan dumaan sa kanya, courtesy call man lang, o alam niyo yun naman na nandito na tayo sa industriya, so may ginagalang akong management. Napakaganda ng pagkakahawak sa akin ni Sir Wilbert. At guess what? Sa loob ng 8 days namin pagsasama ni Sir Wilbert, may naka-close deal kami na worth 5 million para sa akin. Million ang ginagastos sa akin ni Sir Wilbert, wala pa siyang napapakinabangan. Alam niyo yon, kaya wag niyo siyang i-bash. Napakabait ni Sir Will, hindi niya ako hindi siya nagte-take advantage. Siya pa nga ang sumasagot para sa akin. Kaya sana itong live ko na to is ito na yung final. Okay, ito na yung final. Doon naman sa mga sinasabi na doon ako na ano eh, kasi syempre parang ang ano eh medyo masakit sa loob namin na kasi yung mga, actually, ano eh, sa mga komento ng ibang tao, bakit ganyan si Inut? Doon ako na ano, nagbago ka na, ang taas na naman tingin mo sarili mo, artista na, dinedma mo pa. Sana kayo yung nasa sitwasyon ko, kasi hindi ganun kadali. Ika ko nga, hindi ganun kadali. Unang-una kasi, meron tayong pinirmahan na kontrata. So ayokong magkaroon uli ng another problema. Alam niyo yon, kaya lahat ng sinasabi sa akin is sumusunod lang po si Inutil. Wala akong intention manakit ng kapwa ko. Number one, yung wala akong intention. Pero meron akong pinoprotektahan. Pinoprotektahan ko yung sarili ko, pamilya ko, at saka yung taong tumutulong sa akin. Sana maintindihan niyo yon. Pero never ako nagbago. Never nagbago si Inutil. Sana after this live, kasi nagkapatawaran, kasi magkaibigan yun eh, magkumari pa si Ate Ethel at saka si Sir Wilbert. Nagkapatawaran na sila. Pero itong mga komento nyo nga na, pati yung pag ano niya, yung lasing-lasingan is lang, ano lang yun ah, scripted lang yun, dumaan siya sa ano na lasing siya. Scripted yun. Wala akong alam doon. Alam niyo naman niya mga Inutil, siksaksi kayo, nagtitinda lang ako, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko. Hindi ko akalain na aabot ako sa ganitong sitwasyon. Pero hindi intensyon ni Inut na mambastos ng tao, kasi yun ang dating sa akin ng mga komento na lumaki yung ulo ko. Never lalaki ang ulo ko. Sa tutusin, gusto ko nga lumaki kasi para tumaba ko, dahil umiimpis ako mga Inutil. Alam niyo yun? Ang sakit lang kasi alam mo ako na nagpapalala dito. Yung mga taong mahilig magkomento na wala naman sa mismong nangyayari, wala naman doon. Huwag kayong ganun, stop na ng mga bad comments sa magkabilang side. Kasi unang-una, dumidepensa lang kasi kayo sa mga taong nagkukomento. Pero ang totoo mga Inuts, tigilan nyo yan, hindi nakaka-healthy yan. Dapat maging masaya na lang tayo eh. Maging masaya na lang tayo. Never akong lumaki ang ulo at never mangyayari yung kay Madam Inuts. Never mangyayari. Alam niyo kung bakit? Kasi iniingatan ko sarili ko, iniingatan ko mga mahal ko, iniingatan ko yung magiging ano namin ni Sir Wilbert. Kasi si Sir Wilbert napaka humble niya, napaka down to earth niya. Lahat para sa akin. Ako na nga ayaw tumanggap. Sa milyong-milyon ginagastos sa akin ni Sir Wilbert, biruin mo yun sa YouTube ko, nilinis niya YouTube ko. Ngayon, nag-iingat ako sa paglalive dahil nga syempre hanggat hindi pa namomonetize yung mga account ko, hindi ako kailangan magbitiw ng mga, alam yun, na hindi ako kailangan magbitiw ng mga anong words kasi nga kailangan kong mamonetize yung mga account ko. So, kaya nag-iingat ako.
hindi ko intensyon na may masaktan, hindi ko intensyon na meron palang nagtampo sa akin, hindi ko intensyon noon. May sinusunod lang po akong management. Lahat ay pwedeng makipag-collab sa akin, lahat. Pero dumaan lang po kayo sa dumaan lang po kayo sa mga, sa tamang proseso, especially of course yung courtesy call, kontakin niyo yung manager ko, may manager po tayo. Lahat ng mga gustong makipag-collab, mga endorsement, pwede po kayo doon. Pwede po kayo magtanong. Okay? Iyano lang po tayo, happy-happy lang po tayo kaila Ate Telbuba, kaila Donita. Alam niyo po 'yan kung ano yung init ng pagtanggap ko sa inyo, ganun ko pa rin kayo tatanggapin. Pero this time kasi meron na po tayong management na umahawak sa akin. So ikasasama ko din. Alam niyo, syempre nagkaroon na tayo ng una-una pa lang ako nagka-problema na, 'di ba? So ayoko uli gumawa ng isa pang problema dahil wala akong alam dito sa tutusin, wala akong alam dito sa mga nangyayari. Kumbaga syempre, katulad niyan, unti-unti na akong na-educate ng unti-unti na ako nalilinawan, ganyan, ganito, ganyan. Ngayon pa lang ako nagkakaalam. So ngayon, syempre, iniingatan ko na magkamali. Sana maintindihan nyo, pero never akong nagbago, never akong nagsuplada. Yung sila Ate Ethel, tinarato silang, hindi sila binastos ng pamilya ko, hindi sila inano. Kasi at that time, nakita nyo, mapapanood nyo sa previous life ko, mga inutil, na nakaputi akong damit, na may biglang kumalampag at bigla akong huminto. Ayun yun, pilit nilang binubuksan yung pinto namin. So, syempre, nagulat lang din ako, at saka, syempre, may mga tao rin ako dito na sila yung mananagot kay Sir Wilbert, alam mo yun. Kaya sana, huwag na kayo magkomento ng mga pagpalitan ng mga bad comment, good comment, huwag na. Happy na lang tayo. Pero pasensya na kayo, kasi ang inaano nyo, nagbago na sinood. Doon ako nagagalit kasi hindi ko naman kailangan talaga i-explain yung sarili ko. Pero habang nababasa ko yung mga comment nyo, inoots, bakit ganyan? Parang masarap mo nang i-unfollow kasi lumaki na yung ulo mo. Hindi ganun. Meron na tayong management na sinusunod. Hindi na ginagalang ko lang yung mga dokumentong pinirmahan ko. Meron na kaming ni Sir Wilbert. Tsaka napakabait na tao ni Sir Wilbert. Napakabait ni tao. Tsaka so, alam mo sa tutuusin, talagang kami nila Ate Ethel Buba, hindi lang medyo lang meron nagkaroon lang ng misunderstanding na hindi naman dapat nang palakihin. Alam niyo yun? Yung sa TikTok pa, ayan, tinamaan din talaga ako doon kasi syempre ang comment, alo, si Inuts? Ganyan na ba si Inuts nagastang Hindi ganun, kasi nakaka-hurt talaga. Kasi unang-una, nakita naman nila kung gaano kainit yung pagtanggap ko sa kanila. Nakita nyo yan, naramdaman nyo yan. Sila nga nang nagsabi, naramdaman nila yan. Hindi ako nagbago. Never ako nagbago. Meron lang akong pinoprotektahan. Meron lang din akong sinusunod na management. Meron lang nag-aano sa akin. Pero sa mga komento nyo kasi ang sakit. Grabe, ang laki ng pinagbago mo, Inuts, hindi ka na ganyan, ganito. Kasi po dumadaan na tayo sa tamang proseso. Dumadaan na po tayo sa tamang proseso. Kaya huwag niyo sasabihin na nagbago ko, nag-ano ko. Kumbaga, syempre, mahirap kasi yung ayaw ko nang ma-bypass. Ayaw ko nang ma-bypass ng boss, ko, di ba? Kasi mahirap, mga inutil, kahit naman sino, di ba? May tao na nagahawak sa akin. So, dapat dumaan tayo sa tama. Okay? Pero never ko kayong ihintian. Pagka gusto nyo makipag-collab sa akin, go! Pero dumaan muna tayo kay Sir Wilbert. At saka pag-usapan kung ano yung mga content, yung mga Pero go naman si Sir Wilbert. Sana maintindihan nyo rin. Ayan, just yourself, Madam Inuts. Yes! Iniingatan lang kasi Inuts, mga inutil. Alam nyo naman, di ba? Siyempre, meron na tayong natututo tayo sa pagkakamali. Ngayong pagkakamali na to, di ba? Ngayong pagkakamali na to, nag-iingat ako. Kasi parang ang feeling ko, bakit daw parang nabastos sila, na hindi man daw sila nilabas, ganyan, ganito. Hindi totoo yan, kasi nilabas sila ng pamilya ko.
Humingi ng pasyensya ang pamilya ko. Mga kapatid ko, pinag-soft drinks pa sila. Pinag-soft drinks sila, kinausap sila. Kinausap sila ng maayos ni Ronnie. Ayun, hindi sila binaliwala. Humingi ng pasyensya yung mga kapatid ko dahil naglalive ako noon. At saka, kausap ko rin si Diane, yung ano ko, yung parang secretary ko, ganyan. Kasi syempre, nag-iingat kami. Tinatawagan ko lang din si Sir Will noon. At si Sir Will, ang ginawa naman ni Sir Will is nag-direct tawag sa kanila. Diba tama, Ronnie? Nag-direct tawag. Dumirect na tawag at nagpaliwanag. Alam niyo yun? Kaya sana, intindihin nyo na lang din, mga inots, ha? Never ako nagbago. Dumaan lang tayo sa tamang proseso. Pero happy ako kasi nagkaayos na yung dalawang magkaibigan. Kasi sila ang mas matagal dito eh. Si Sir Wilbert at saka si Laya din, matagal na yan. Kumbaga, syempre ayoko rin masira yung pag-friendship nila dahil lang sa maliit na hindi pagkakaintindihan, maliit na parinigan. Huwag tayo maging childish. Childish ba tawag doon? Matatanda na po tayo. Dapat kung ano lang, intindihin na lang dahil natin yung side ng mga side. Kasi syempre kayo, mas nakakatanda kayo sa akin. Ako, baguhan pa lang. So ngayon, syempre, natakot ako. Hindi ko kayo nalabas. Dahil kumbaga parang, syempre, nagka-trauma na tayo, di ba? So ayokong mangyari uli yun. Diba? Ayokong mangyari uli yun. So, kailangan dumaan na tayo sa tama. At saka nagkausap si sila bago. And then, nagkausap sila bago ano? Bago sila umuwi. Kasi, tinawag agad namin kay Sir Wilbert. So, si Sir Wilbert, dumirekta ng tawag sa kanila. Dumirekta ng tawag sa kanila. Hindi sila nag-text na pupunta sila dito. Kaya nga nagkaroon ng tulakan sa pinto. Alam niyo yon. So, syempre, umiiwas lang si Inut sa magiging problema. Tsaka natakot ako dahil meron akong pinirmahan, meron kaming closure ni Sir Wilbert. At ito nga pala, tapos na yung first album ko, single album ko, tapos na. At tsaka marami kong project na ginagawa na na-close din ni Sir Wilbert sa loob ng 8 araw. Kaya siguro kala nyo nagbago si Inots, hindi po. Kasi nga po, meron akong kontrata, meron kaming ginagawang project, meron kaming pinaghahandaan. Kaya marami kayong aabangan. Sa mga photo, sa mga picture, sa mga ano, kaya po nag-upload kami kasi meron din komento na bakit ka nag-upload ng mga picture, puro picture na lang. Kasi nga po, meron kaming pinaghahandaan sa mga gusto magpa-endorse sa amin. Na ano, syempre kailangan presentable yung ano mo. Alangan naman mag-endorse ako ng laseng. Diba? Hindi naman pwede yon. Kailangan syempre bongga. Diba? Kaya dapat iwasan nyo na lang yung mga bad comment. Positive na lang tayo, mga inutil. Keep positive na lang. Ayun, basta ako, nasabi ko na yung side ko. At saka happy ako. At saka happy ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Happy ako dahil nasa tamang tao ako kay Sir Wilbert. Happy ako kasi hanggang ngayon sinusuportahan niyo ako sa bagong journey ng buhay ko. Maraming salamat. Sana itong live ko, ito na yung last sa issue link tech na yan. Diba? Pag kami nakita kayo nag-TikTok, mag-TikTok na rin kayo. Alam niyo yun, sabayan nyo na lang. Huwag na kayong mag-komento. Alam mo, nagpapalaki rito yung mga komento, mga gunggong. Alam niyo yun, maging happy na lang tayo. At, ayan, respeto na lang din sa magkabilang side. Respeto na lang, okay? Maraming salamat, mga inutil. Hanggang dito na lamang tayo, ha? Hanggang dito na lang. Ayan, mga inutil, tama na ang komento, ha? Stop it na. Maging masaya na lang tayo sa mga buhay natin kasi hindi tayo nakakatulong. Nakaka-perwisyo kayo. Alam niyo yon. Happy ako dahil, ayan, okay na uli silang dalawa, okay na. Kasi magkuparit ko man rin. Kumbaga, ang sinabi ko lang ngayon sa live ko is yung sa side ko kung bakit ko hindi nalabas sila Ate Ethel. Yun nga, mga inuts, nabigla ako sa mga nangyari kasi nga sa kalampagan ng pinto, syempre, parang ambush.
ang ano, alam niyo yun, hindi ko alam kung ambush ba tawag doon. Kasi katulad ng first wave nila, ganun na lang nangyari, biglaan talaga, as in biglaan. So ngayon, syempre, may meron na tayong management. Pero hindi naman ako pinagbabawalan ni boss. Nag-ano lang siya na kailangan dumaan sa kanila. Kaya dadaan lang tayo sa tamang proseso. Pero hindi tayo nagmamataas, hindi rin nagbago si Inutil. Kung napapansin nyo, hindi pa ako nakakapag-live ng dire-direcho dahil nga meron tayong tinatapos na project. Ayan! Para sa inyo yun, mga Inutil! Sinasabi ko sa inyo, matutuwa kayo sa lalabas kong sa lalabas kong kanta. Gagawa pa tayo ng music video. Marami kayong aabangan sa akin, maraming pasabog si Inut sa itayak na ikatutuwa nyo. At saka makaka-inspire sa inyo para mangyari din sa inyo. Thank you everyone and God bless you! Ayan, stop na! Komento na, komento! Tang-tang! At saka kung kinanginan nyo, pagtututuktukan ko kayo. Laliwanagan na kayo, ha? Under management na si Inut. Kung dumadaan lang ako sa tamang proseso, walang sakitan, walang samaan ng loob. Meron lang tayong ginagalang na tao. Maraming maraming salamat, everyone! Have a good night! Have a good day! And have a good sex! Ay, sorry! Wala pala ako nun. Ayan, thank you! Thank you.